pa ba exact po? Mamang oras po ling kain. Kagabi pa? Anong oras po yung kagabi? Mga 24 oras yun eh. Apo, anong oras nga po? Alas 7 siguro. Ay, pasensya na po ma'am. Isang oras na po kayong over fasting, di na po accurate ang result nito. Ha? Eh ano pala? Mga wawawin. Ang kay Willie? Ay opo, over fasting pa rin po kayo. 2 oras naman po. Ano ba yan? Babalik na naman ako. Opo ma'am, kailangan po tama yung fasting hours natin. Para po hindi masayang extraction nyo. Yes, opo, naiintindihan namin. Nagugutom na kayo. Pagod na kayo mag-antay. Kanina pa kayo nag-aantay. At madaming tao. Maingay. Nahihilo na kayo. Gutom na kayo. Naiintindihan po namin. So, para maiwasan natin ang mga overfasting, underfasting, matagal na pag-aantay, sobrang gutom at pagkahilo at pagkainit ng ulo, sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang tamang fasting hours at ang mga dapat yung tandaan ang gawin kapag nasa laboratory kayo. Ko sa inyo, wag na wag po kayong pupunta ng laboratory nang malapit na kayong mag-overfast at hindi pa kayo nakakabayat at gahol na gahol kayo at nagmamadali. Dahil po talaga nakakainit ng ulo sa part ninyo at sa part ng mga staff from billing hanggang sa phlebotomy area, sa extraction area, kung kayo po ay nagmamadali. At kung minamadali po ang mga staff, mas nagkakamali po sila. Remember, marami po kayong kasabay pag nagpupunta kayo sa laboratory, especially kapag 6 a.m., 7 a.m. hanggang 8 a.m. Kaya mas mainam na pupunta kayo ng laboratory kung may fasting po kayo at hindi pa nakakabayad. Pumunta ng laboratory at least 30 minutes to 1 hour before extraction para hindi po kayo mag-overfast. Speaking of fasting, ilang oras ba talaga ang fasting for blood sugar, for lipid profile, at sa mga kung ano-ano pang test sa laboratory? Karaniwan sa mga doktor, ang nire-request nila for blood chem routine test ay yung mga blood sugar at yung lipid profile. At sa blood sugar pa lang, marami na pong test ang nakapaloob dyan. Blood sugar pa lang, kailangan na natin make sure kung ano ba talaga yung request ni doctor. Kung ito ba ay fasting blood sugar, random blood sugar, 2-hour postprandial, HbA1c, or OGTT. Opo, yun pa lamang, blood sugar pa lamang, marami ng nakapaloob test. So, kailangan sure kayo sa test na ipagagawa ninyo. Sa mga test na nabanggit, HbA1c ay walang fasting. Hindi nyo po kailangang mag-fasting. Ang RBS at ang 2-hour postprandial, usually, nire-require ni doctor o ng laboratory mismo, protocol nila na at least 2 hours after kumain, tsaka palang kuha ng tugo. Ang FBS at ang OGTT, it requires 8 to 10 hours of fasting. Kung ang problema naman ay mataas na presyon, sumasakit ng badok, nadalas ng kain, ng baboy, ng burger, at ng fast food, sure na ang papatest sa'yo ni doctor ay lipid profile. Ang lipid profile, it consists of triglyceride, cholesterol, bad cholesterol, good cholesterol, and the VLDL. At yung mga yon, it needs 10 to 12 hours of fasting. So, paano kung magkasama yung FBS at ang lipid profile? Ang isa ay 10 hours at ang isa ay 10 to 12 hours. Simple lamang po. Pagtatagpay natin sila doon sa common denominator nila, which is 10 hours. Opo, kapag meron kayong request na fasting blood sugar at lipid profile, make sure na nakapag-fasting kayo for 10 hours. Question, pwede bang uminom ng tubig before ng extraction? Yes, pwede po at least 1 glass of water po lamang. Ito po ay para lamang mahigpit kayo at hindi po mahirapan si phlebotomist or medical technologies sa pagkuha sa inyo ng dugo. Pong bagay na dapat yung tandaan, hindi po sa ayaw kayong extrakan o kuhaan ng dugo ng phlebotomist o ng medtech. Nais lang po namin na tulungan kayo na maging tama ang result ninyo dahil nakabase po sa fasting hours ninyo ang magiging resulta ng inyong lab test. Nais pong makita ng doktor kung sa loob ba ng 8 oras, 10 oras o 12 oras ay napoproseso ng inyong mga organs ang inyong mga kinakain.
Kaya po mainam na sundin po natin ang tamang fasting hours sa gayon na hindi po kayo mabibigyan ng gamot kung hindi nyo naman kailangan at mabigyan kayo ng gamot kung ito ay inyong kailangan. Kung nalilito pa rin kayo at hindi matandaan ang lahat ng laboratory test kung ano ang kailangan ng fasting, kung ang oras ang fasting na kailangan, magpunta lamang po kayo sa www.healthonlineasia.com. Doon yung po makikita ang lahat ng test with their fasting hours. Sa ganong paraan, hindi na po kayo mahirap ang tandaan ang mga fasting hours ng mga lab requests na nirequest sa inyo ni Dr. Nawa nakatulong po sa inyo ang video na ito upang sa susunod yung pagpunta sa laboratory ay less hassle at less init ng ulo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, just give it a thumbs up and click niyo rin ang subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe, patindin din ang notification bell para maging updated kayo sa susunod kong video. Muli po, salamat sa panonood. Ako po si AU and this is You, Vlogs.